God! It's Friday po muli ang ating pagsasama-samahan ngayong gabi. Ano ba yan? Kumusta na po ang bawat isa? Kumusta na po ang mga buhay-buhay natin? Ngayon ay Friday na uli. Nakaraos ang buong linggo. Nagpagpasalamat tayo sa Panginoon at tayo magkakasama pa hanggang Friday. At bukas po ng gabi ay ang Bagena Family. Bukas ng umaga, may BTS tayo sa mga kids. Sana po ang mga anak nyo ay huwag nyong pagsawa ang i-join dito dahil napakaganda po talaga na bata pa lamang sila ay nalalaman na nila talaga yung salita ng Diyos. Hindi lamang ito pag-aaral ng salita ng Diyos, kundi sila din po ay natututon, may mga craft silang ginagawa. Kaya we are encouraging everyone po na mapajoin niyo po yung mga anak ninyo sa ating Saturday Bible Through Story, BTS. Yan. Ngayon pong gabi ay sama-sama tayong magpupuri sa Panginoon, magbibigay ng luwalhati sa Panginoon. Napakasarap lang balikan ng mga ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Sa buong linggong ito, tayo nga po ay huminto muna at isipin natin yung biyaya ng Panginoon na ibinigay sa atin. Simula linggo, nakapagpuri tayo sa Panginoon, dumating ang Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes at Friday. Tayo'y nagising, tayo'y nagkaroon ng pagkakataon na magtrabaho, gumawa ng mga bagay na para sa kanyang kalwalhatian. Meron mang iyong iba naman po ay sa buong linggo ito ay nakaranas ng mga pagsubok. Pero yung pagsubok po na ating nararanasan, sandali lamang po ito, lilipas din po ito. Sabi ko nga po eh, huwag nating tambayan yung mga problema. Hayaan mo lang dumaan sa buhay natin, maramdaman natin na parang hangin, mararamdaman mo minsan, malalamigin ka. Pero huwag kang tumambay doon sa mga trials, mga problema na dumaraan sa buhay mo. Hayaan mo ang Panginoon ng kumilos dahil sapat ang biyaya ng Panginoon sa bawat isa. Ngayon po ay purihin natin ang Panginoon sa pag-awit nating sukdulang biyaya. Wagas mo pansin ka.
habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Yakap mo ako sa aking karunian, ibig mo ako lang di kayang tumbasan. Tanging ikaw, O
kalahatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Umiling ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Opo nga, Panginoon, pupurihin ka namin, dadakilain ka namin, O Diyos, dahil sa sukdulang biyaya mo, Panginoon. Napakalaki ng pagmamahal mo na ibinigay sa bawat isa sa amin, O Diyos, na kahit gaano pang laki ang mga kasalanan namin, pagkakamali namin, mas malaki pa rin yung pagmamahal mo para sa bawat isa sa amin. Maraming maraming pong salamat, O Diyos. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin, dalangin namin ang presensya mo, O Diyos, ay mapasamin ngayong gabi sa bawat tahanan, sa bawat individual na kasama namin ngayon, gabi, O Diyos. Maramdaman namin, madama namin ang presensya mo, O Diyos. Patuloy namin inaangkin yung salita mo na kung may dalawa o tatlo na natitipon sa iyong pangalan, ikaw ay nasa kaligitnaan, Panginoon. And we acknowledge your holy presence, Lord, in our midst. Ikaw po, Panginoon, ang tumugon ng aming mga panalangin. Ikaw yung humipo sa mga sa bawat isa na nangangailangan ngayong gabi. Katagpuin mo kami, Panginoon. Katagpuin mo kami ng iyong biyaya. Katagpuin mo kami ng iyong pagmamahal, Panginoon. Kung meron man po sa amin na may bigat, mabigat na suliran ngayong gabi, O Diyos, itinataas po namin siya sa iyo, Panginoon. Ipadama mo po sa kanya yung yakap mo, yung pag-ibig mo, yung assurance, Lord, na hindi mo kami iiwan ni pababayaan man, O Diyos. Ano mang problema, Panginoon, alam mo ang lahat ng ito at ikaw ang tutugon at tutulong sa amin, Panginoon. Sa mga may mga karamdaman, Panginoon, patuloy kaming dumadalangin, O Diyos. Ikaw ang aming maging kagalingan, Panginoon. Hipuin mo ang bawat may karamdaman, Panginoon, sa mga sandaling ito. Yung mga kapatiran namin na may karamdaman, yung may mga kaibigan namin, kakilala namin, Panginoon. Release your power, Lord God, in the name of Jesus. In the name of Jesus. And let your healing power, Lord, manifest in their body, Lord God. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Marami pong salamat, Panginoon, sa presensya mo ngayong gabi. Umpisa pa lamang ay nararamdaman na namin nakikilos ka. At hindi matatapos ang gabing ito, Panginoon, na hindi namin daladala ang katagumpayan, Panginoon, dahil kami ay nananalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Good evening po muli sa bawat isa. Mag-start na po tayo. Tipunin na po natin ang ating pamilya. Sabay-sabay po tayong mag-aral ng salita ng Diyos. Okay. Thank you, Sitar. So, bago po tayo magsimula, gusto kong shoutout muna si Jenny Reyes, si Kuya Rolando Reyes, si Jeff Rojas, at saka itong si Sister Faith, si RJ, at saka si Romance. God bless you. Actually, ilang minuto lang, nandun ako sa bahay nila at buti umabot ako dito sa ating devotion. So sa gabing ito, mga kapatid, muli nating ipagpapatuloy yung ating series sa buhay ni Simon Peter, kung paano binago siya ng Panginoon
kung paano naging 100% yung kanyang pananampalataya sa Panginoon, ito ay maglagak ng kanyang buong pusong pananampalataya sa Panginoon. So nakita niya yung katuparan na si Jesus ay nabuhay mula sa mga patay. Isa siya sa mga unang witnesses na kung saan nakita niya yung tinatawag na the stone rolled away. Nakita niya the empty tomb. Nakita niya yung grave clothes nandun. At nagpakita sa kanila ang Panginoon. No? Nagpakita sa kanila ang ating mga patay yung binago ng Panginoon ang kanilang mga buhay. Na dating sila'y takot, naduwag, nagsitakas, nag-deny, subalit sila'y binago ng Panginoon, naging matapang, naging very bold sila na magpatotoo tungkol sa katotohanan na si Jesus ay buhay at si Jesus ang anak ng Diyos. Ngayon, mga kapatid, babasahin po natin yung ilang mga talata dito sa Book of Acts, chapter 1, 1 to 3, no? So, dito po natin makikita, ito po yung tinatawag na summary statement kung paano ang ating Panginoon ay nabuhay mula sa mga patay, no? At ito po yung account ni Luke kung paano niya ipinatutuo na si Jesus ay nabuhay kapiling ng kanyang mga alagad sa loob ng 40 araw. No? So, babasahin ko po muna yung Acts 1 to 3. In my first book, sa Tagalog na lang, O Teopilo, sa unang aklat ay isinulat ko tungkol sa lahat ng ginawa at tinuro ni Jesus mula sa simula. Hanggang sa araw na iakyat siya sa langit, pagkatapos na makapagbigay ng mga tagubilin sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa mga apostol na kanyang hinirang. Pagkatapos na siya'y magdusa, ay buhay siyang nagpakita sa kanila sa pamamagitan ng maraming katunayan. Nagpakita siya sa kanila sa loob ng 40 araw at nagsalita ng mga bagay tungkol sa kaharian ng Diyos. Pagpalain nawa yung salita ng Panginoon na ating binasa. So bago po natin tunghayan yung tagpo na kung saan ang ating Panginoon ay nanatili pa ng 40 araw kapiling ng kanyang mga alagad. Alam niyo po, very significant po ang yung 40 days, no? Very significant yung number 40 or 40 days sa Bible. Marami tayong mga pangyayari sa banal na kasulatan na makikita natin, maraming mga nagaganap sa loob ng 40 araw. No? Lalong-lalo na po sa lumang tipan. Halimbawa po, in the Old Testament, when God destroyed the earth with water, He caused it to rain 40 days and 40 nights. Noong panahon ni Noah, umulan po ng 40 araw, araw at gabi. 40 days and 40 nights umulan, kaya bumaha noong panahon ni Noah. 40 days and 40 nights. Pangalawa po, mga kapatid, noong panahon ni Moses, no? Si Moses po umakyat ng Mount Sinai. At doon po ay nanatili siya ng 40 araw at 40 gabi. At doon makikita natin nakipag-usap si Moses kay Yahweh at inireveal ng Diyos yung kanyang batas kay Moses nung si Moses ay nasa Mount Sinai sa loob ng 40 araw at 40 gabi. So dito makikita natin, si Moses din po ay nag-intercede on behalf of Israel
for 40 days and 40 nights. Yun po ang sabi sa Book of Deuteronomy, chapter 9, 18 to 25. Apat na pong araw din na si Moses na nalangin alang-alang sa bansang Israel sa loob ng apat na pong araw at apat na pong gabi. Napaka-significant po nung 40 days and 40 nights na yon. Ganon din po sa panahon ni David at ni Goliath. Alam niyo po ba na si Goliath ay apat na pong araw din siya na nilalait niya ang Diyos ng Israel sa loob ng apat na pong araw. Subalit, pagkatapos po ng apat na pong araw, napatay na po ni David itong si Goliath. So, 40 days na nilalait ni Goliath ang Diyos ng Israel. Subalit, nung ika-apat na pong araw, siya ay napatay ni David. Ganun din po sa panahon ni Elijah, no? Si Elijah po ay tumakas kay Jezebel at siya po ay naglakbay for 40 days and 40 nights para makarating lamang siya doon sa bundok ng Diyos, sa Mount Horeb. Sa panahon naman po yon ni Elijah, no? Si Elijah, naglakbay siya ng 40 araw at 40 gabi hanggang sa siya ay nakarating sa Mount Horeb. Now, siyempre, hindi natin pwedeng kalimutan yung naganap sa Bagong Tipan, sa New Testament, na kung saan si Jesus po, he was tempted by the devil in the wilderness for 40 days and 40 nights. Ang ating Panginoon mismo ay 40 araw at 40 gabi na siya ay tinukso ng Diablo nung ang ating Panginoon ay nasa ilang. Okay? 40 days and 40 nights. So very significant yung 40 days. At panghuli po, mga kapatid. There were 40 days between Jesus' resurrection and His ascension. Okay? 40 araw mula noong ang ating Panginoon ay nabuhay muli sa mga patay, 40 araw yung lumipas nang ang ating Panginoon ay umakyat sa kalangitan. So, kung mapapansin po ninyo mula pa lumang tipan hanggang bagong tipan, very significant yung 40 days and 40 nights. Kaya, ako po ay naniniwala, no, na merong magandang mangyayari kung tayo lamang po ay bababad sa Panginoon. Siguro ako, ang challenge ko sa gabing ito, mga kapatid, meron ba kayong prayer request? Meron ba kayong kahilingan sa Panginoon? Meron ba kayong ipinagdadasal sa Diyos? Nag-aantay ba kayo ng kasagutan mula sa Panginoon? I challenge you, brothers and sisters, bakit hindi tayo maglaan ang tinatawag na 40 days and 40 nights na continuously tayo ay mananalangin? At least maglalaan ka sa Panginoon ng at least 40 minutes siguro na ikaw ay mananalangin araw-araw for 40 days at tignan natin kung paano kikilos ang Diyos sa inyong mga buhay, sa inyong pamilya, sa inyong kahilingan sa Panginoon. Dito po natin makikita yung tinatawag na 40 days that changed the world. Bakit po nasabi na yung 40 days between the Jesus resurrection and Jesus ascension, ito po talaga yung tinatawag na turning point sa buhay ng mga alagad na kung saan dito talaga sa loob ng 40 araw, binago ng Panginoon ang kanilang mga buhay. In fact, ginugol po ng mga alagad yung kanilang panahon sa presensya ng ating Panginoong Jesucristo. Kung babalikan po natin yung ating talata dito sa verse 3, no, balikan natin po yung verse 3 ng ating talata na binasa. During the 40 days,
after his crucifixion, he appeared to the apostles from time to time, and he proved to them in many ways that he was actually alive, and he talked to them about the kingdom of God. So dito natin makikita sa verse 3 na merong naganap sa loob ng 40 araw between Jesus' resurrection and Jesus' ascension. Ano yun? Una, dito natin makikita that Jesus gave His chosen apostles His commission. Dito ibinigay ng Panginoon yung kanyang tinatawag na final instruction. Final order. Kaya nga tinawag natin na Great Commission. Doon po ibinigay ng Panginoon yung tinatawag na The Great Commission sa kanyang mga alagad sa loob ng 40 araw na yon. So makikita natin sa Matthew 28, sa Mark 16, sa Luke 24, and sa John chapter 20, makikita natin sa four Gospels na yon, doon ibinigay ng Panginoon yung kanyang final instruction sa kanyang mga alagad. Ang ginawa na lang po nitong si Luke, yung author ng Book of Acts, sinummarize po niya. Doon saan binanggit nga niya, dito sa verse 3 na during the 40 days after his crucifixion, he appeared to the apostles from time to time, and he proved to them in many ways that he was actually alive, and he talked to them about the kingdom of God. So makikita natin, si Jesus, he gave his final instruction, or he gave his great commandment or divine order to his disciples during that period. So napakahalaga nun, no? Sa buhay ng mga halaga, dahil yun yung panahon na binigay ni Jesus yung kanyang tinatawag na divine order or great commission sa kanyang mga alagad. Yun po yung bumago. Kung kayo po ay isa sa kanyang mga alagad, napakahalaga nun. Dapat huwag kang a-absent, no? Dahil si Jesus during the time, 40 days lang yung inilagay niya pa, nag-extend pa siya ng 40 days, at doon nagbigay siya ng kanyang tinatawag na final instruction or divine order or great commission sa kanyang mga alagad. So, I'm trying to imagine yung kanyang mga alagad, very attentive, na sila'y naupo sa paanan ng Panginoon at nakinig sa final instruction ng Panginoon. Alam nyo, mga kapatid, kung tayo lamang po ay makikinig ng mabuti sa instruction ng Panginoon, naniniwala ako, babaguhin ng Panginoon ang ating mga buhay katulad din ng ginawa ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Pangalawa, ang sabi nito, he taught them about the kingdom of God. I believe with all my heart, nireinforce ng Panginoon yung kanyang mga naituro na sa kanyang mga alagad tungkol sa paghahari ng Diyos. Ang subject matter na itinuro ng Panginoon sa kanyang mga alagad during that period of 40 days na nag-stay pa siya bago siya nag-ascend into heaven, he talks about the kingdom of God. Yun po yung pinaka-subject matter. Yun yung focus ng instruction ng Panginoon sa kanyang mga alagad. All about the kingdom of God. Di ba, ang daming lecture ng Panginoon sa kanyang mga alagad, all about the kingdom of God. Sabi sa John 3:3, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Di ba, Mateo? Mateo po ay memory verse na ni Mateo yung memorized niya. In John 3:3. No? So si Jesus, he taught about the kingdom of God to his disciples.
At yun po ang isa sa bumago sa buhay ng mga alagad. Nakita nila yung paghahari ng Diyos na kung saan si Jesus, nangako siya na maaari siyang mamatay sa Jerusalem, mamamatay siya, subalit pagkalipas ng 3 araw, siya'y mabubuhay muli. Nagkaroon yun ng katuparan. Dahil nga po, nasa kanya ang paghahari ng Diyos. And last but not the least, during that 40 days, no, he was taken up into the heaven after 40 days from his resurrection. Nag-ascend. So, kung ikaw yung isa sa mga alagad, hindi ka lang nakasaksi doon sa resurrection ng ating Panginoon. Hindi lang nagpakita sa iyo ang Panginoon. Siya'y nagbigay ng final instruction sa inyo. At he appeared in many occasions sa mga alagad nung panahon na yon. At higit sa lahat, mga kapatid, na-witnessan nila yung pag-akyat ng ating Panginoong Jesucristo sa kalangitan. Sabi rito sa verse, kung pag-aaralan po natin, dito sa verse 9 up to verse 11 ng chapter 1, pagkasabi niya ng mga bagay na ito, habang sila'y nakatingin, dinala siya sa itaas at siya'y ikinubli ng ulap sa kanilang mga paningin. Samantalang nakatitig sila sa langit at siya'y papalayo, biglang may 2 lalaking tumayo sa tabi nila na may puting damit na nagsabi, "Kayong mga lalaking taga Galilea, bakit kayo nakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na dinala sa langit mula sa inyo ay darating na gaya rin ng inyong nakitang pagpunta niya sa langit." Ilagay po natin yung ating mga sarili sa kalagayan ng mga alagad. Nakita nila na si Jesus ay namatay, si Jesus ay muling nabuhay, si Jesus ay nanatili sa loob ng 40 araw at nagturo sa kanila tungkol sa paghahari ng Diyos at nagbigay siya ng kanyang final instruction sa kanyang mga alagad. Pagkalipas po ng 40 araw, mga kapatid, he ascended into the heaven. He ascended to heaven. At yun po'y na-witnessan ng mga alagad. I believe with all my heart. Ito na yung tinatawag na ultimate manifestations of His glory na na-witnessan ng mga alagad. Hindi ako magtataka. Itong mga alagad na ito, na bago yung kanilang mga buhay. Hindi ako magtataka, itong mga alagad na ito, itinaya nila yung kanilang buhay sa pagpapatotoo tungkol sa kadakilaan ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi ako magtataka, itong mga alagad na ito, minabuti nila na maranasan niyong sila'y ma-persecute dahil sila'y nagte-testimony sa kadakilaan ng Panginoon na kanilang nasaksiyan. Kaya sila tinatawag sa kanila mga eyewitnesses. Sila yung magpapatotoo. Pero alam nyo, hindi po sila nagpatotoo dahil lang sa kanilang sariling kakayahan o karanasan. Sila po'y nagpatotoo dahil binigyan sila ng kapangyarihan ng Banal Espiritu. Dito po sa Acts 1:8, sabi rito, "Ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y
magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. They were empowered by the Holy Spirit. That's why they were able to witness even to the ends of the earth. Walang dahilan, mga kapatid, para hindi magpatotoo ang mga alagad. Bukod sa sila'y nasaksihan nila yung mga ginawa ng Panginoon, narinig nila yung mga ginawa ng Panginoon, binigyan pa sila ng kapangyarihan ng Diyos upang sila'y maging patotoo ng Panginoon sa kanyang kadakilan. Kaya, mga kapatid, I believe with all my heart, the same God who empowered the disciples is the same God na nagmanifest sa buhay ng bawat isa sa atin. Buhay ang Panginoon, mga kapatid, sa buhay natin. Buhay ang kanyang Espiritu Santo na kumikilos din sa buhay ng bawat isa, na siyang magbibigay sa atin ng kakayahan na tayo rin ay magpatotoo tungkol sa ating Panginoon. Dalangin ko sa Diyos, kayong nakaranas ng kabutihan, kadakilaan at biyaya at kapangyarihan ng Panginoon ay patuloy ding magpatotoo para sa kanyang kaluwalhatian. Magandang gabi po, mga kapatid. Naway kasihan tayo ng Banal na Espiritu sa gabing ito. Manalangin po tayo. Dakilang Ama na nasa langit, salamat po sa mga alagad mo na sumunod sa inyong kalooban, na nagpatotoo sila sa kanilang narinig, sa kanilang nasaksihan, sa kanilang naranasan nung ikaw ay narito sa sanlibutan ito. Nagmanifest ka sa kanilang mga buhay at binigyan mo sila ng kapangyarihan upang maging buhay na patotoo mo kung sino ka, O Diyos. Panginoon, kami rin po na nakasumpong ng pananampalataya, nakasumpong ng kaligtasan, nakasumpong ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, nakasumpong ng pagbabago sa aming mga buhay, ay nakasumpong din ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu upang kami po ay hindi lang mabago yung buhay namin, kundi gamitin mo kami sa buhay ng ibang mga tao. Lord, dalangin ko po sa gabing ito at sa mga kasama namin sa Ekklesia in the Home, sa devotions na ito, yung bawat pamilya nila, yung bawat tahanan nila, ay gamitin mo, daluyan mo ng iyong pagpapala. Mag-manifest ang inyong presence, mag-manifest ang inyong power sa buhay ng bawat isa. Lord, gaya ng panalangin ni Sister Olive, yung mga nangangailangan ng kagalingan, iparanas mo, Panginoon, yung supernatural healing sa buhay nila. Dinadalangin namin, O God, yung mga kaibigan namin, may mga karamdaman. You know them by name, Lord. Abutin mo sila sa oras na ito, sa gabing ito. Mag-manifest ang inyong power and presence sa kanilang mga buhay. Let your spirit, Lord, be released upon their lives, O God. At mag-manifest ang inyong presence, ang inyong power sa kanilang mga buhay. Panginoon, sa gabing ito, dinadalangin din po namin yung mga walang trabaho, sa pangalan ni Jesus, magkaroon sila ng hanap buhay. Doon sa mga may mga suliranin sa kanilang mga tahanan,
May mga pasanin sila, O God, sa pangalan ni Jesus. Kayo po ang mamagitan, Panginoon. Kayo ang maghari sa kanilang mga buhay. Sa mga mag-asawa na nakakaranas ngayon ng hindi pagkakaunawaan, O God, dalangin ko po, Panginoon, kumilos kayo sa puso at buhay ng bawat isa sa kanila. Huwag mo pong hayaan, Panginoon, na mawasak ang kanilang pamilya. Kayo po ang kumilos sa kanilang mga buhay. Father, right now, patuloy po din namin dinadalangin ang aming bansa. Ngayong nalalapit na ang halalan, Panginoon, dinadalangin namin, nawa, Panginoon, maghari ka sa aming bayan. Naway makapili kami ng mga mamumuno sa amin na mayroong integridad, mayroong banal na pagkatakot sa inyo, mayroong kakayahan at mayroong manasakit sa kapakanan ng mga mamamayan. Huwag mo po kaming bigyan ng mga leader na magsasamantala lamang sa kani-kanilang mga kapangyarihan. Panginoon, kahabagan mo ang mga Pilipino. Lalong-lalo na, Panginoon, yung mga butante. O God, bigyan mo po sila ng katalinuhan ng gagaling sa inyo. Na hindi lamang po sila boboto kung sino yung sikat, kung sino yung kanilang kababayan, kung sino yung kalaban ng ayaw nila na kandidato, kundi boboto sila ayon sa kanilang mga pagpapasya o desisyon. Mga taong karapat dapat na mahalal. Mula sa national hanggang sa local. Dalangin din namin na huwag pong magkaroon ng mga karahasan, mga pandaraya, maging peaceful and orderly and credible ang aming eleksyon, Panginoon. Patuloy po rin naming dinadalangin ang aming bansa. Ilayo mo kami sa mga sakuna. Ilayo mo kami sa mga kalamidad. Ilayo mo kami sa mga trahedya, Panginoon. Have mercy upon our country. At tulungan mo po kami na makaahon sa aming kahirapan. Panginoon, ikaw lamang ang makapagbabago sa kalagayan ng aming bansa. Kung paano ikaw lamang ang makapagbabago sa buhay ng bawat isa. Kaya nga, O Diyos, dalangin namin, maghari ka. Let your kingdom come. Let your will be done on earth as it is in heaven. Maghari ka sa bawat tahanan, sa bawat pamilya, sa mga magulang, sa mga anak. Pagpalain mo po ang aming buong pamilya, ang aming buong sambahayan. Salamat po sa gabing ito, Panginoon. Patuloy mong pagkilos, paghari, pagpapala sa buhay ng bawat isa. Kaya nga, niluluwalhati ka namin, pinapupurihan ka namin, dinadakila namin ang inyong banal na pangalan. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon na tagapagligtas na si Jesus. Lahat tayo ay magsabi ng Amen. Sige po, dadako tayo sa ating kalimutan. Sige po, siguro babatiin namin at magbigay ka muna ng mga announcements, sweetheart. Sa Sunday po, ang ating celebration ay patuloy po na 9 a.m. pero may FB live din po tayo. Pero sa April 17. Ano muna? April 17 po ay 6 a.m. may sunrise celebration po tayo. Inuulit ko po, sa April 17, Easter Sunday po ito, 6 a.m. in the morning po ang ating Sunday celebration.
Sa April 16 po, magkakaroon po ng Youth Fellowship from 1 p.m. hanggang 6 a.m. na po ng umaga ng Sunday morning. We are inviting po yung mga young people to join our Youth Fellowship. Ang unang-unang Youth Fellowship natin, simula tayo nung new beginning natin. Okay. So, bukas po, Sabado, may BTS, 10 a.m., Bible True Story. Ganun din, may practice yung worship team ng umaga. So, ang daming ganap. At kung kayo po ay gustong tumulong sa pag-aayos sa church, welcome na welcome po kayo. Yeah, may Brigada Ekklesia tayo bukas. Maraming maraming salamat po for joining us, Sister Faith, Jeff, Roman, Brother Ahmed, Kapet and Kamolong del Rosario, Sister Milma Tamini, and Lola, hello po, Brother Judah Duca, Sister Erlinda Cruz, Kyle Ruales, Kyle, I hope to see you on Sunday. Sister Emma Gonzalez, maraming salamat at nanganak na yung kanyang pamangkin na aming pinapanalangin. Sister Estela del Rosario, Tisha Ople, Jenny Rojas Reyes, and Brother Rolando, and RJ. RJ. Yumi, Sister Yumi San, Janice Taliara, Mabel Makadangdang, Sister Weng Ferrer, Jen Daulayan, mga Daulayan family, Mami Paz Daulayan, si Christian, si Sheila, Sister Arlene Uso, Leonora Katunggal, hello Sister Leonora dyan sa San Agustin Village, at Kuya Jerry Garcia and Ate Joanne sa buong pamilya ni Kuya Jerry, Brother Ray Gonzalez, Mami Lenny Rillera, Sister Nerissa Aduca, Sister Rochelle Mendoza Ocampo, Sister Glenda Martin, Tatang Dory del Rosario, Lennon! Lennon! Tomorrow, Lennon, may practice po ang ating music team ng 8 a.m. in the morning. Lennon, Sir Senya, Eric Sarol, Jen Tiglao, Nanay, Miss Sister Josepa, Tatay Edmundo, and Jesusa. Ati Tessa Rosario, Sharon, Pastor Gilbert, Nanay Esther, and Tatay Cesar, Monique Palitayan. Hello, Monique. Diyan sa Nueva Asa, Urdaneta. Yun. Sister Annalyn Flores sa Israel, Rosemary Salavanya. Welcome, Rosemary Salavanya, sa ating 8 o'clock habit. Sister Emma Aguila and Pastor Elmer. Brother Aldwin, Nanay Violeta Bertuccio, Sister Maridic Bellasenor, Michelle K, Paul, Johan and Mateo, Tito Ben and Tita Judy, Nanay Lolita and Tatay Ador, Sister Edna and Grace, Sister Susette and Painado, Doktora Aishel Almasco, see you tomorrow. Tututok pa si Doktora. Ate Evelyn and Kuya Obet, Brother Enrique So, Kuya Bobby and Ate Percy, Jennifer Camero, Nanay Sean, Rodrigo Delfinado. Hoy, Rod. Kuya Rod, hello po Kuya Rod. It's been 30 years ago na siguro. Hindi tayo nakikita. Nawa ay please makikonect ka sa amin. Sister June Estinoy Lim, Sister Ellen Ong, Rachel. Di pa kami nakakadalaw, Rachel. Tomorrow, Rachel, di pa kami nakakadalaw sa inyo. Nawa ay si Jay at saka si Shad at saka ang baby ninyo. Karika Castillo, Kaning Mateo Jimenez, Dan Reyes. Si Brother Rolando Reyes. Rolando hello Reyes. Po. Hello po. Nabitin yung ating kwentuhan. Jeff. Josh Del Rosario, Jade, Nathan, Lucky Bear, and Luningning, Vic, and hello, Amalie Fakal. Ayun, maraming Sister salamat. Sister Paz Daulayan, God bless you po. Ate Flora Rebuquiao, Kuya Andy, maraming Carm
Jester and Sir Rod. Maraming maraming salamat po muli. Bukas po ng gabi ang Ballena Family at huwag po nating kalimutan to share, like, follow, and subscribe. God bless and good night. Dobat ka na. Thank you po.